So ayan, mga idol, welcome back to my YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ayan po, bali, ang content po natin ngayon ay isang kapupulutan ng aral sa mga katulad nating mangingisda at sa mga baguhan pa lang na mangingisda at yung mga baguhan na gustong matutong magtali ng nylon sa hook sa ating mga or sa mga pain natin at sa kahit anong pain natin or sa mga swivel. Yan, bali papakita natin yung mga konting kaalaman natin para sa ating mga kababayan na gusto ring matuto. So para dagdag kaalaman din sa ating mga mangingisda, sa mga kababayan nating ano, gustong matutong mga well or sa mga baguhan pa lang. Ayan po, umpisahan po natin. Tara. Bali, umpisahan na natin kung anong dapat natin gawin. Una, ito po. Yan, bali papasok natin dito. Ito po ay halos marami na nakakaalam sa isang sa una nating ano, sa first step nating ito. Yan. Pinakamadali pong ano, lock sa hook. Okay na, yan. Yan na po ang ating ano, first step. Kailangan po natin putulin yun. Huwag po natin kakalimutan hindi putulin yung lock. Yung dulo. So, yun po. May una na po tayo. So, yan. Bali, second step na po tayo. Ito na po ang panibago nating pagtatali. Pwede pong sa ibabaw ng hook or sa ilalim nyo padaanin yung ano, nylon. So, bali, papasok na natin. Yan. 1, 2, 3. Yung pantatlo pong isuot ay dito kailangan i-naka ganyan po. Yan. Ililiban po dito tapos isusuot. Yan. Ganyan lang po kasimple. Yan. Ito po ay napaka tibay. Pwede nyo na pong ano yan, hilahin. Yan. Ah. Halos hindi na po siya nabitaw. Pero mas matibay kung ilalak po natin dito. Yan. Mga dalawa. Tapos. Dalawa. Isa, dalawa. Yung panglock po natin ay dalawang ikot. Ayan po. Mali yung pang ano, dalawang ikot. Yan pinakalock natin. Yung pinakamatibay na pagtatali sa hook. Ayan. Mali dalawa po yung nakasuot sa loob niya. Ayan. So ayan. Pali okay na po yung pang dalawa nating nut. Yung pagtatali sa kawil or sa hook. So ayan, kung ano pong proseso ang ginawa natin dito na pagtatali, yun na rin po ang gagawin nating pagtatali dito. Ganun din po. So nasa pang tatlong step na po tayo. Third step. So yun po. Bali, ito ay magbubuhol lang po tayo. Ito po ang pinakasimpleng paraan ng pagtatali sa kawil. Lalo na po sa mga baguhan, ito po ang talagang napakabilis at napakadali. Para gusto nyo po, mas mabilis kayong matuto. Para pag marunong na po kayo, pwede na po kayong mag-imbento ng inyong sariling pagtatali. So, yan po. Unang gagawin natin, isa. Magbubuhol lang po tayo ng tatlong beses. Bali. 1, 2, 3. Yan po. Kung ano, hihilahin. Pag kinapos po yung ating dulo, hihilahin lang po natin yan. Yan. Tapos susuot po natin dito.
Yan po eh, yung sa mga plat na ano na, pwede po yan. Kahit ito po, ayan, mga plat po yung dulo. Bali, ganito po, ayan. Susuot lang natin, ganyan kasimple. Susuot natin dyan. Yan po, kahit sa mga pang hay-hay or pang sabiki, napakabisa po nyan. Napakaganda pong nut nyan. Ayan. Bali, hilahin na natin. Ganun lang kasimple ang ating nut. Yun. Oh. Napakasimple po ng ating pagtatali. Talagang kahit sino po ay makakagawa nito, kahit bata. Bali, ulitin po natin para mas malinaw. 1, 2, 3. Bali, tatlong ano lang po, tatlong ikot. Yan. Tapos, hilahin nyo na po yung lulo. And then, pasok na po. Papasok natin doon sa butas. Yan. Ganyan po ka simple pero napakatibay po ng ating tali. Yan. Ganyan po ang ating ano, talagang ito po ay hindi kayang lagutin ng malaking isda pero napakatibay. Oh. Talagang napakatibay po niyan. Tapos po putulin na po rin natin yung ating ano, dulo. Okay. Pwede pong iikot yan ng ganyan. Napakatibay po niyan. Oh. So yun po, sa isa nating pain. Ito po ay bali pinuputol po yung ano niya, yung dulo ito. Para mas may maiksi. Pero kung may kawil po naman kayo or hook na maiksi na, pwede na po din yun. E, yung sa mga pain na po natin nagagawin ay ganito po. Para mas malaro po yung ating pain na gagawin ng pagtatali. Una, magbubuhol po tayo ng isang buhol. So, ayan. Then, susuot na po ulit natin dito sa ating hook. So, nasa inyo po kung gano'ng kahaba ang ano, pero mas maganda. Hindi naman gano'ng sinong kahabaan. So, susuot po natin dito. Ayan. Tatantyahin po natin yung halos ano lang. Tapos hilahin po natin yung binuhol natin ay ganyan po. Yung binuhol natin hihilahin na natin para maglock doon. Ayan. Oh, laro-laro na laro po yan. Yan. Bali, tatantyahin natin kung gaano kahaba yung agwat ng buhol sa may talian natin, sa may hook. Bali, lalak po natin dito. Yan. Lap. So yan. Napakatibay na po niyan. Napakatibay na ng ating nut. Yan. Kahit hindi nyo na po damihan ng lap. Pero kung nasa inyo naman po, kung sinisipag pa kayo, pwede nyo na pong, pwede pang ilak ng dalawa para mas matibay. Basta, ay, pero yan, pwede na pong hindi lock. Gawa na nakalock na po siya dun sa ilalim. Pero, ako po, kalimitan. Dahil sinisipag naman po lagi ako magtali or magnut ng ating nylon, eh, mas inilalock pa po natin para mas matibay. So, yan. Bali, ganito na po yung ating para siya po, nalaro. Yan. Ganyan po mas mas mabisa po din yung ganyang ano nalaro ang ano ang ating pain. Okay na okay din po yung ganyan. Kaya nga lang po pag sumabit ito sa bahura or sa bato madali siyang matanggal, maputol. Hindi po tulad ng pagtatali natin kanina na dalawang pasok
dalawang ikot yung nylon, yun po ang kahit sumabit sa bato ay nakukuha nyo pa rin po. Ang nauunat po sa kanya, kahit malaki po itong hook natin, nauunat lang, hindi po napuputol dito sa ating nylon. Next, ano na po tayo? Pwede din naman po yung ating isang napakatibay na pagtatali. Ayan, ganyan. Ito po yung sinasabi ko na sadyang matibay yung kanina. Yung iikot natin dito. 1, 2, 3. Kailangan laging iniikot dun sa ilalim para napaka-tibay po ng ating tali sa hook. Yan po ay talagang ano, hindi basta-basta nalalagot dito. Dito po siya nauunat o kaya napuputol po. Depende pag hinila po ninyo, depende sa lakas ninyo. Talagang hindi nyo kayang lagutin ito, lalo na pag mga 50 lbs po yung ginagamit natin, or 60 or 40. Ito po ay talagang palaban. Ito po yung nabigay sa kanya yung hook. Kaya talagang napakatibay po niyan. Ayan. Ganyan po. Kailangan laging ilalak natin doon. Ayan. Yung pang last na ikot ay kailangan dalawa. Ilain na natin para mas matibay. Mas maganda po pagbasa para lalong mas matibay. So yan po. Yan talagang panglaban sa mga isdang malalaki. Yung taling yan. Ito po ay hindi basta-basta nalalagot. Kalaunan po ay ito nabigay, yung ating hook. Pag medyo mahina ang hook natin, yan po ang nauunat pag sumabit sa bato or pag kinagat ng malalaking isda. Pero dito po, hindi po siya basta-basta malalagot. Huwag lang siya tamaan ng ipin dito ng isda. Ito po ay panglaban talaga. Yan. Depende po sa lakas nyo. Hindi po talaga bibigay yan. Ito ang bibigay. Mapera talagang ang hook niya ay sobrang laki na. Yan. Patibay po niyan. So, ito po ang another ikot natin. Iikot lang po ng isa. Bali, isang bulang po yan. Pagkasuot po natin doon. Yan. Iikot na po natin dito. Yan. 1, 2. Susuot na po natin doon. Yan. Kita niyo po. Yan. Bali, susuot doon. Yan. Yan po. Kusa na siya naigpit. Hindi mo na kailangan maglak ng maglak. Nakalak na siya ng kanya. Po. Bali, ito na po yung last na pagtatali natin sa isang pain na ito. Ayan. Ito po. Iikot po ulit ating dalawang ikot. Bali, isa, dalawa. So yan po, tingnan nyo kung maigi. Iikot lang po natin ng ano, dalawa, ng kahit mga dalawang beses. Kung nasa inyo naman po, kung gusto nyo tatlo or apat, yan, pwede po. Isa, dalawa, huwag po lang kayong kakabahan dahil ako po medyo matulas ang kamay. Yan po ay napakabisa din. So yan, baligan yan po yung pagtatali last natin. Yan po ay napakatibay din. Oo, naglalak na po rin na kanya. Talagang matibay. Ayos po. So, doon naman po tayo sa ibang pain naman na
kung paano itali. Yan po. So bali dito naman po tayo sa biki kung paano naman ang pagtatali natin sa biki or sa biki nut. Yan. Bali bibili po tayo kung tayo po ay may roll na ganito. Ito po, dalawang cut natin. Kakat po natin ng dalawa dito tsaka dito. Yan. Para ganito pong kaiksi yung kalabsan niya. Yan. Para pinakamadali na pong ano, hindi na po putol-putol. Bali yan, putol na po yan. Yan. Kakat lang natin dito sa gitna. Yan po ang pinaka ano, mabilis magtali pag maramihan po ang gagawin natin sa biki. So bali, umpisa na po natin. Ito, hindi po ba yan yung mahaba natin na hinimay na crystallite. Po eh para lang madaling magtali. Ito po yung ating sabiki. Yan, bali ganyan po. Tapos ito na po yung ating putol na nylon na pang kung tawagin po sa amin dito ay daway. Yan. Lalagay po lang natin dito. Yan. Then ito pong dulo ay paganyan man. Yan. Lagi pong mayroong nakalabas doon sa dulo. Para pag iniikot po natin, iikot po natin yan. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Depende po sa inyo kung ilang ikot. Tapos, hihilahin nyo na po ito. Yan. Napakatibay po nito. Bali yan po. Bali yan. Pwede na po nating ano, ikat. Pwede na po nating ikat. Depende sa inyong design. Kung paano po ang design nyo. Ayan. Depende po sa inyo. Napaka ano po nyan. The best. Sa biki nut. Ayan. Mas maganda po yan. Basta lagi po tayo magpuputol na ng mga nakarol para lagi pong handa yan. Huwag po kayong manghihinayang sa nylon dahil ginagamit po naman natin yan. Madalas naman po natin gamitin. Bali ganun lang po lagi ang pagtatali. Hindi na po natin kailangan isang putol, isang kabit. Isang putol, isang kabit. Ito ang pinakamabilis. Nawa po yung may natutunan kayo sa ating mga tutorial at kung paano magtali ng ating nylon sahok at saka sa pain or sa ating mga sabiki nut or hook nut. Siyempre, bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na gagawin ko. Hanggang dito na lang po muna ang ating video at sa susunod na content po natin, ipapakita po natin yung mga iba pa nating nalalaman para ma-share din natin sa iba, sa mga kababayan nating mga isda. So, bali hanggang dito na lang po muna ang ating video at hopefully patuloy na nagpapasalamat po sa inyong walang sawang suporta, lalong-lalo na po dyan sa mga OFW, yung mga kababayan natin dyan OFW sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po patuloy nyo po lang ako suportahan sa aking mga video. At huwag po kayong magsasawang panoorin ng aking video. So yun po, maraming salamat po ulit sa inyong lahat at thank you for watching.